Ah, may tao yata. Saglit. Ano po yun? Kausapin mo sila. Hindi ka na tumuloy? Ha? Ano? Ano itutulong ko sa'yo? Halika. Halika. Ano ba? Ano? Ano ba ang gusto mo? Ha? Na ano? Na? Hindi kasi ito luti ko. Pwerte kira ko dito. Hindi sa'yo. Pero oh. Gusto mo sana nga magkaroon ako. Kasi meron ako doon na ano, sa taas. Saan? Yung sinasabi mo? Hindi ko pa na... Hindi mo ano, 3-5 yung binabayaran sa bahay. Mas painot ko din. Sinasadya mo ako din ito. Ako si Elmira. Ikaw, dalawa kayo. Oh, anong sadya mo muna kay Elmira? Tatanungin ko sana kung natuloy siya. Hey, hindi siya. Siguro makuntak, hindi ko rin siguro natawag. Ay, hindi mo siya makuntak? Hindi ko makuntak sa serial niya, wala nga. Tingnan mo, sabi mo, kung natuloy ako, wala nga akong number doon. Wala ka rin kasi paramdam, kala ko natuloy ka. Nagtawag ako. Paano siya matuloy? Nakausap na na ba yung amo? Hindi. O, paano matutuloy yan? Hindi, akala ko kasi ano yung magic? May number doon sa isa. Sino? Sa kay ano? Akala ko kay Bia, may number doon si Sir sa kayo. Hindi yung sa isa pa. Hindi ko alam. Paano yung pinuntahan ko? Sige na Umar, mag-play ka na. Asa na yung cellphone mo? May YouTube ka? Opo. Sige, bigyan ko kayo ng... YouTube. 1 hour lang ha. Kasi kailangan kong magmuson. May kliyente ako. Lahat naman ng tao gusto may matirikan kahit maliit lang eh. Lahat naman yung walang space. Saan ba yan yung si Bibig? Kasi nahihirapan na talaga din ako. Napakalito mo talaga. Uwi talaga kami na dito eh. Pag nalito dito ka dyan, goodbye ka talaga. Ito naman nag-aaway pa. Hindi. Sabi niya, alimbawa... Lagi naman ako inaaway niya. Pag gusto talaga sige niyong maayos. Naboyset ako. Yun nga pong gusto niya ano. Parang 7 years old. Ikaw kasi tayo yung nakakatanda sa kanya. Hindi, sabi ko nga. Pagtataba ako, sabi po ni... Upo ka, be. Upo ka. Sabi ni Papa siya daw ang ano, umitindi kasi siya daw matanda. Oo, ako lang ang umitindi lagi, diba? Pero hindi ka naman sumusunod. Sabi mo, dun sa kaibigan mo, iwan. Kasi dalhin sa init ng ulo yan. Iwan ko sa kaibigan ko, may baby din yun, na 1 year old. Hindi, dun lang to sa ano. Tumawa kasi yung bata. Uuwi ko talaga late yan. Hindi, padala mo na lang kay Umar yan. Akin lang bata. Padala mo na lang sa kanya. Kayo na muna ni Morris ang doon. Halimbawa, mag-work na ako, eh sabi niya, iiwan ko das kaibigan, eh 1 year old nga yung anak ng kaibigan Kuya, ko. Ito lang naman sa pagano. Papayag ka bang iwanan niya yung bata sa'yo? Hindi. Ganun kaliit. Kami, ano lang kami sa kanya. Kahit yung asawa ko, hindi talaga din papayag na iwanan niya yung ganun kaliit kasi iba talagang nanay. Yan ang sabi ko sa kanya, ayaw maniwalan. Di ba pwedeng mag-ayos kayo na mag-ano? Okay naman po, nag-awit ang mga kamulang. Kaya nga. Para lang din naman sa inyo sa bata yun eh. Kahit wala na sa inyo, sa bata na lang. Kaya nga, ayun sabi ko. Wala akong... Magsisiyan talaga kayong dalawa pag ano nangyari sa ako bata. Ako naman, nung bata, yung ganyan pang anak, wala ko akong iniiwan ng ganyan. Iniiwan yun sa papa niya, 4-year-old at 6-year-old at 5-year-old. Kasi po pag nalimbawa na sa akin po itong bata, agad-agad din po siya pumupunta doon eh, si Almira. Yun na nga eh, kasi siyempre nanay din siya, di ba? Kinukuha niya agad yung bata. Eh, nag-ano nga ako no, naghahanap nga ako ng pero work, may trabaho hindi ako na. Naghanap ng no. Work. Security guard po trabaho. Kinuha ako. Ano bang gagawin na? Hindi mo ba sila kayang buhay na mag-ina? Eh, ano po, wala pa po kasi yung bahay na matitira. Bakit sa tatay nung hindi mo kaya paglaban? Hindi po. Hindi nga pwede tayo magulong. Apat na beses nga po pinaglaban yan si Amira eh. Ayaw po talaga ng papa ko sa kanya. Bakit? May mga bagay po kasi na hindi kami nakakaintindihan silang dalawa. Nagkakasagutan po, ganun. Lalaban siya sa papa mo. Bakit nahirap pa pakisaman yung tatay mo? Hindi, napakabait po ng magulang ko sa totoo. Sa away lang namin, umpisa doon nagagalit yung tatay. Sigaw-sigawan yung tatay niya. Sabi ko, anak mo sigawan mo, anak mo pagalitan mo. Payuhan ba? Oh. Eh, hindi eh. Sinong ginapakita? Masaya sila eh. Masaya sila na sinaktan ako dito. Ako wala akong magulang. Pero kuya, sinasaktan mo talaga siya. Suntok po, yun lang po. Kasi ano po, yun po may lahi tayo ngayon. Kaya nga sabi ko, may lahi tayo ngayon. Kayo. May? Yung ano ngayon, sa babae talaga, pag binubugbog ng lalaki. Eh, sabi kung hindi ko lang to mahal. Hindi pwede. Patagalan na ko lang eh. Kasi bawal ngayon sa bugbugin yung asawa. May medical ako ah. Yung kinagat ako dito. Tsaka... Ano ba nangyari noon? Bakit mo kinagat yan? Namot na ah. Hindi, ano po yun. Normal lang po sa mag-asawa yun. Naglalambingan ng po. Nagkakagat? Nang
Hindi naman po yung malakas na kami, hindi naman kami ganyan. Hindi naman yung agat na agat na... Sa 20 years namin ng asawa ko, wala akong agat nung kahit kunti, kahit pitik wala. Kuya, kami, anak ko dalawa, kambal. Pero sa hospital. Hindi ako ginagano ng asawa ko, binugod. Tanong mo, sponsor ko, nakita niya. Sinisend ko sa kanya, yung putla. Putla talaga. Nanginig ako, nagtrabaho pa ako nun. Kasi yung ano dyan sa kanya, baka mabinat, pag ang bata. Yan ang dekaduhan nyo. Kasi yun yung sabi ng mama ko. Yung nagkaroon na kayo ba ng bata? Hindi basta-basta kasi yun eh. Hindi. Yung obligation ba? Okay. Yan ang sabi ko eh. Kailan po kayo makakapag-ubilis sa Almitra trabaho nyo? Bukas o sa makalawa pa? May tungkol sa trabaho, kaso lang si Sir hindi kumakunta kayo. Cellphone nga niya, nasira nga. Nasira. Di ba tinatawag mo siya kagabi? Pero may number naman siya. Kanina nag-ring. Hindi nga ma-open. Nag-ring pero hindi ma-open. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero talagang willing ka nga patrabawin siya. Hindi, gusto naman po niya magtrabaho eh. Siya po ang ano eh, siya po nagsabi na magtrabaho naman daw siya. Eh wala man tayo kasi tirahan, kaya gusto ko magtrabaho. Ay makapag-ipon kami, makakuha kami ng bahay. Hindi. May sponsor kayo, di ba? Wala na, bibitaw na. Bibitaw na kasi ang gusto ng sponsor. Tulungan siya makauwi ng probinsya. Gusto po ng sponsor na makauwi siya ng probinsya. Eh ayon na Almira. Bibigyan siya ng negosyo doon. Maganda na nga buhay niya nga sa akin. Ayaw naman. Hindi lang sinasabi ko sa kanya. Kala niya madali mamasukan. Pinakamahirap mamasukan ako, bahay. Kung ako nga ayaw ko nga talaga. Hindi talaga ako gustong pumasok. Pero ginaano ko lang talaga para makatulong din ako sa asawa ko. Sa totoo lang. Hindi ko kaya iwanan yung anak kong dalawa eh. Hindi ko kaya iwanan. Iyan pa kayong dalawang buwan yan? Kailangan pa talaga ng pag-aruga ng nanay yan eh. Ito lang ang maiwan ko sa iba. Ako, ito lang ang anak ko na maiwan ng dalawang ito pa, kailangan niya rin to. Kasi, to yung alpha lang. Ano ba itong aso na to? Lagi tumabi sa akin ah. Maging baby ka rin ah. Maging baby ka rin na pa yun pe. Ito ko din oh. Hindi, ang gusto ko ng aso, maligo ka na rin daw. Talo ka. Huwag mo ako igaya-gaya mo ang kakati-kati-kati. Ano, nang gigil ako. Makiaso din ako eh. Oh? Doon ka na nga! Kani, kagabi pa yan eh! Mata akong bibi! Ay, palambing talaga! Kagag ka! Tutor, may sweldo ka naman. Wala, kulang pa yung bisa kulang din po. Kulang din! Yung sa akin, dalawa din yung nalagaan. Huwag malikot, baka yung plato malalaglag. Makinig ka ha! Kumain ka na, tapusin mo na pagkain mo, kasi sayang yung pagkain, oh. Kain ka, be. Upusayangin yung pagkain. Kain ka muna, kain ka. Hindi, kumain na ako. Yun na nga, eh. Magkano na sweldo niya dun? Apat na daan po. 400 lang sweldo nito, provincial rate. Provincial rate po. Minsan, hindi pa makabalid. Doon nga gusto ni Almira, sa feeling mo, na 400 ang a day. Naninigarilyo ka pa. Naglo-load ka pa. Sa anak mo. Sa ano ko po, ate ko po, kapatid kong babae. Pinamatayan po ng anak. Pero sure naman yan, nga alagaan niya. Ayaw po, maalaga po yung mga kapatid ko. Minsan nga po, binibilang pa ng mga gatas sa pampers yun. Ano, alaga naman yun. Tapos magsusuporta pa sa dyan. Ako na lang po, bali, pag halimbawa, babayaran ko na lang po siya pag sahod ko. Bibigyan ko na lang po. Eh ito, saan to maiwan? Sa ano ko po, doon din po sa ate ko. Sa bayo po. Gusto po yan, di ba? Nako, sa inyo yan, bahala kayo ha. Pero kayo yan. Mahirap kasi yung masubo-subo na ano. Kasi kung halimbawa din yung makatrabaho na siya, hindi na rin siya pwedeng basta-basang ano. Baka mamaya may kasunduan pa, may kasulatan, di ba? Kasi mga mayayaman kasi mayroon talagang pinapapirmahan. Okay. Hindi basta-bastang makaalis. Pag may sabi mong uwi, bawal ka na balik. Wala ka nang balikan. Ganon. Sinasabi ko sa iyo yan, Almira, hindi naman sa pinipilit ko siya. Kasi, ang bata kasi, in case na magkasakit ang bata, hindi naman natin hihiling, baka mahirapan siya. Eh, mga anak ko sa probinsya. Pero sinabi mo, di ba, yung kapatid mo yung nag-aano dun sa mga anak mo? Di dapat hindi mo naman ipa-shielder sa kanya lahat yun. Kasi hindi naman siya nagpapadala doon. Wala naman siya nagpapadala doon. Dapat, ano, dun, yun lang kuya yung ito, ano yun, yung bata. Ito yung bata, ano ko. At saka si Moros. 2 years old pa lang naman po yun. Si Almira wala na sa'yo.
Eh, yung bata na lang po at saka si Muro. Eh, obligado mo pa rin yung si Elmira pakainin dahil siyang... Ibig sabihin, kuya, paano lang nanay? Yun nga eh, yun na ano ko eh. Pwede ba yun? Pakainin mo yung dalawang bata, yung nanay, patayin mo sa gutom. Hindi bungga. Kasi bago mo siya kinuha, alam mo may anak siya. Hindi niya kinuha. Ano? Dumating si Elmira sa bahay niya, hindi niya kinuha si Elmira. Nag-usap kami. Si Elmira umuwi sa bahay ni Omar. Hindi. Pero niligawan mo. Isang araw, isang gabi po. Siya nag-desisyon na. Nagkakilala sa Facebook isang gabi? Isang gabi lang kayo magkilala sa Facebook? Tapos? Kinabukasan sama na? Nandun eh, di bungga. Nandun, nagkita na kami. Ano sabi niya? Huwag ka na nandun, huwag ka na lang umuwi dito na tayo mag-stay. Natural, sasabihin ng lalaki yan. Pero alam mo na sa Facebook na may anak siya. Hindi pa po. Oh, di bungga. Hindi sinabi. Sinabi ko na nagsama na kami. Ah, napili. Wala na. Natanggap mo ba? Hindi, si Moros lang yung sabi. Dapat noon pa lang, noong ano pa lang, sinabi mo na sa kanyang... Eh, paano niya makuha si Omar kung sasabihin niya yun? Alam naman niya, ito lang. Ibig ko sabihin, tanggap mo ba? Oo. May anak ako, isa dito si Moros ngayon, nasa Maynila. Oo, oh, itong isa lang po. Yan. Sabi ko, oo, oh, tanggap niya. Huwag tagalan, ay hindi pala. Tatlong ano po, mga dalawang buwan, yung sinabi niya. Obligasyon mo talaga yun. Nga, ano yung silang dalawa. Kasi bago mo siya inano, nandiyan may bata eh. Hindi po pwedeng pabayaan yan habang hindi niya pa kaya. Nung ano naman po, kung yun ang titrabaho naman po ako, sila-sila naman po ang ano. Sila-sila naman po ang kasama ko, tatlong. Pero kuya, dapat sa pag-asawahay, kung ano man yung problema, hindi madaan yan sa bubuganay. Kaya. Kasi kahit sino yan, hindi rin papayag yan na gaganunin mo yung babae. Kasi ako, sinasabi ko yun sa asawa ko, kung anong mali ko, sabihin mo sa akin. Kung ayaw mo na sa akin, iwalayan mo na ako, huwag mo akong saktan. Yun nga, si Elmira, sinasaktan na, naghahabol pa kay Omar. Yun nga po. Yun lang. Gahabol niya. Para umalis siya sa'yo. Hindi, kumbaga yung may, hindi kami nagkakaintin na may mga salita na ano, masama na binibigas din po sa akin. Tapos pumapayag ka na sa ibang bahay siya. Kaya mo lang yung tiisin yung bata ko. Maalis po yan sa bahay, hindi naman po nagpapaalam yan. Pinupunta ko na lang po sa ano yan, sa kapitbahay. Sabi ko, umuwi ka na, hindi naman kita pinapalayas sa bahay. Sabi niya kasi pinapalayas na siya ng tatay niya. Ayun po, pinalayas po siya ng tatay ko. Tapos dapat, tumahan mo yung isang babae, dapat pinaglaban mo sa magulang. Hindi po, eh, apat na beses ko na po pinaglaban niya sa papa ko eh. Hindi naman po, kumbaga, ayon na ayon ng papa ko talaga. Hindi po kasi tama yung sinasagot-sagot niya yung magulang ko. Doon po ang ayon ng papa ko. Hindi, yung ano dyan, lagi kami nag-away, parang sinadya niya palayas, sabi niya, layas ka na nandito, yan ang kwento niya lagi. Parang sinadya niya nag-away kami, away niya ako para, gano'n. Parang kasi nawawalan ka ng respeto sa magulang niya. Hindi, lagi niya ako talaga inaway niya. Gano'n na nga po yun natin. Wala naman akong bisyo na sa bahay lang ako, tahimik ako. Ako naman, wala naman akong kinakampensa niya dahil hindi ko naman lang pinayari din. Ang ano ko dyan, ang diyan ano ng kwento yan. Ibig ko sabihin ba, nagsama tayo, lagi mo ako iniaway, away. Asawa pa rin yan, tawagin ka din kasal. Hindi kayo kasal. Hindi, kahit hindi kasal, tawag pa rin asawa yan. Eh ngayon, live in partner lang. Ngayon, oh, yung anak na lang yung importante sa kanya, ikaw wala na eh. Yun nga, kasi na ano nga sa mga kalandian nga, yun ibig ko sabihin. Hindi yung tama. Hindi mo bata pa talaga bago siya. Bago pa kami nagsama, walang pinakita sa akin na may kachat. Wala! Linis! Wala kaming away! Ano? Eh ngayon, nalalaman mo. Hi, I love you. Hindi, nahuli ko. Hindi yan. Sabi ng babae, kapitbahay pa, nakachat niya. Sabi ng babae, huwag kang ganon, lalaki ka, karapatan mo yung asawa pa rin yan, kasama mo, at saka yung anak mo, mga nganak pa palang asawa mo. Hindi tama yun. Kung maglalandi ka man pala, hindi mo na umpisa yung babae na sa katabi mo. Sinasabi niya na nga sa'yo na anak na lang. Kumbaga, susuportahan niyo yung bata. Bata na lang. Hindi ko wala na siyang obligasyon sa iyo. Kaya nga sabi ko sa kanya. Hindi mo ba naintindihan 'yon? Kaya nga sabi ko sa kanya, kung gano'n, pinaasa mo ako. Hindi ah, nung bago kami nagsama. Ha, tapos na ngayon, Mer, naglipas na ang damdamin niya. Nanunumpa siya, nanunumpa. Anong sabi niya? Yung ano nanunumpa? Sa harap ba ng altar? Hindi, hindi naman eh. Hindi, kumbaga, hindi te. Magrespeto ka. Kasi vlogger ang asawa mo, at saka yung nanonood. Nandun tayong respeto. O ngayon, ano sabi niya? Baka sa padya siya nanumpa. Ano sabi niya? Baka naman nanumpa lang siya sa puno ng kahoy. Sabi niya, wala na ba kasi sa...
Kung sa harap na ng altang siya nanumpa, nandiyan si father, pwede na. Hindi yun. Wala kayong hawak na papel na kasulatan. Hindi yung putanding kasal. Ibig ko sabihin, wait, nagsama kayo. Hindi yan. Putanding kasal, ha? Nagsama kayo. Nagsama kayo. Hindi kayo mga bata. Hindi kayo ano. At saka, kung mayroong magsursol, wag kang maniwala. Kung sino mga kabarkada mo, wag kang magniwala kasi demonyo yan. Dagdag sa pamilyang gulo. Yan ibig ko sabihin. Katulad ngayon, nagsama ka, linis. Mga ilang buwan, wala na, binabatok na, pinagmura, pinalayas na. Tinapo na mga gamit ko lahat, ha. Kasi may ano yan dyan eh. Kung ikaw nga babae nga, nagustuhan mong mahalin tapos ka ng... Tapos ang tatay niya, nakatingin lang. Dapat, nagpaparespeto ka. Nakatingin lang, hindi yon. Nakatingin lang. Ikaw kaya sa kalagayan ng babae, hindi ka taga dito. Hindi naman kasi pwedeng sasali yung tatay niya doon dahil away niya yan. Hindi narinig ko pati, anong sabi ng tatay niya, hiwalay na kayo. Ipapanong pag mga nanak niya. Sa anak niya yun, kung papayag na hiwalayan ka, kung mahal ka. Anong sabi yan? Bakit nabuntis yan? Sa'yo ba yan? Tama ba yan? O ngayon, pag kinakuha ang kondugo, malaking kaso yan. Ang dami niyang nabubuntis na isang siping lang sa mga ano? Ako, akin ba yan? Akin ba yan? Ano sa tingin mo sa akin? Naglalandi ba ako katulad sa kapitbahay? Eh, ikaw isang araw lang ay tumabi ka na. Anong tawag doon? Nag-chat ka isang gabi. Next tomorrow, nandun ka na sa bahay nila. Tapos ngayon, ay nako, Omar, ayusin mo na. Ako yung napapagod na sa story niyan. Ang masakit dyan. Hinoon po ako eh. Paulit-ulit na lang po. Oo, ito na eh. Ang masakit dyan. Ang masakit dyan, pinakita mo ng I love you, mahal. Eh, natural lahat ng lalaki sinasabing I love you yun. Kahit yung kaninang umaga lang kayo mag-chat, may I love you na yan eh. Hindi, ibig ko sabihin. Kung alam mo, Almira, kung lahat ng I love you, panghahawakan mo, isang daang lalaki ang ma-encounter mo. Buhay pa yung kasama mo. Hindi, dapat hindi ka nag-asawa. Ay, sabi ko sa kanya. Hindi mo siya nag-asawa talaga, hindi ka nga pinakasalan pa eh. Sabi ko, bakit igaya mo sa akin yung... Igaya mo sa akin na wala pa tayo nagsama. Sino-sinong babae dinadala mo? Ay, natural! Gwapo! Gusto ng girl! Yung bahay mo, napanday ba yan? Nalinis ba yan? Wala! Dati kasi nung wala kami, ano? Nayaman ba siya sa kalandian? Wala! Sa bahay, tapos ano lang ako, pumupunta lang ako sa Star Mall. Yun talaga ang buhay ng binata. Binata ko. Kasi kuya, hindi mo rin inisip yun bago ko pumasok sa buhay na... Pinasok mo siya ni Almira? Hindi naisip niya yan, kumbaga lang. Si Almira ay nakatira sa... Si Umar nakatira sa bundok. Pumunta doon si Almira sa bundok. Pinapapuntangan niya ako. Oh, eh kung lahat ng lalaki magpapunta sa iyo sa isang lugar, pupunta mo. Hindi, isa laman yun. Halimbawa, may ka-chat ka ulit, pinangakuan ka ulit. Nasira, wala ka na naman. Susunod may nangako ulit sa iyo. Hindi makaniwalaan doon. Hindi. Pwede niya nga sabihin niya, oy, binata ako, pero dyan pala sa bahay pagdating niya. Sampu anak. Kung ako'y lalaki, hindi ko ipapagyan pa ganda. Kung lalaki. Hindi ko lalaki. Hindi ko sabihin, buntis na nga, hindi ako mapakati-kati sa iba kasi dami nagpatayan sa silos eh. Nag-boyfriend lang nga, girlfriend lang yan. Yung pa kaya nagsama kayo. Ang lalaki, pag nakalabas na sa bahay, binata. Binata na yan. Oh. Pero pag ikaw, nga babae, kahit lumabas naman, bitbit mo na yung anak mo, hindi ka na dalaga. Feeling binata, wala ka naman ipalamon, sarili mo nga, iwala din eh. Oh, alam mo na eh. Nung pagdating mo sa bahay nila, alam mo na. Sabi ko, sikat ng maraming babae, masikat, bandang huli. Sinong kahiya? Buong mundo. Proud kasi yung lalaki pag ganun eh. Maraming chicks. Pag babae, pag marami tayong lalaki sa mundo, sabi ko hindi tayong proud. Sabi ko nga sa kanya, proud nga. Proud siya. Proud sa mga babae. Kung ganun, ang tawag dyan, parang pokpok ba kung sino-sino? Magkamali man kasi sila, wala yon lalaki sila, eh tayo magkamali, wala talaga. Anong wala ba? Anong wala? Anong wala sa kanila kung magkamali sila? Kakahiya sa buong mabuntis mundo. Mabuntis ba sila? Kakahiya sa pinsan. Uy, hindi. Kasi ano sasabihin ng tao, proud talaga kasi proud sa sarili niya kasi hindi yun ginakandarapan yung babae sa kanya. Sa totoo lang, ngayon lang nakikita ng lalaki ng gano'n. Ikta yung babae, magkasama tayo. Ngayon lang? Ngayon lang nakikita ng lalaki ng gano'n. Baka pag nakwentuhan kita ng mga lalaking... Hindi, ngayon ko lang talaga nakita sa partner na kaya mong ginagawa, nag-I love you ka doon sa kabila. Kaya ang I love you nga kahit saan yan lumilipad, kahit sa cellphone lumilipad yan. Patay ng asawa mo. Kahit legal pa ng asawa yan. Ganon talaga yung mga lalaki na yan. Wala akong asawa. Binata ako. Teka muna, maligo pa ako. Kasi ano ganon talaga. Out pa ako. Ang asawa, hindi nagtanong siya. Anong ulam di mo dyan? Hindi mo nga sinabi sa kanya, bago nga, o may anak ka na.
Sinabi ko nga sa kanya. Sinabi mo sa kanya, no, nagsama na kayo. Hindi yung ano. Iba yun. Nabigla. May tatlo pala. Akala niya isa lang. Hindi siya nabigla. Nagsama. Nag-usap kami na. Hindi pa kaya mo ba? Kaya mo ba mag-asawa? Waiting. Sa obligasyon niya. Hindi kasi, nga. Siya nabigla lang siya talaga. Tayong mga babae. Moros! Asawa tayo. Magsama na tayo. Kaya mo ba? Oo, kaya ko. Pero pagdating pala, hindi. Ang sarap pa yung buhay namin nung una. Wala kami lahat ulo. Naman masarap sa una. Wala. Ngayon, nagkakasabihan sabihan niyan. Ngayon, nagkakachat na. Dahil ako dati ganun din mahala ako. Mahala ka na sa buhay mo. Wala nga sa, wala pa kami anak na asawa ko. Kahit saan yung asawa ko, sasama ako eh. Alis ka na lang. Hindi kami anak na. Hindi to sa yung bahay. Bahay ka na. O, tingnan mo. Bahay ka na. Mag-uupa ka pa sa bahay dito. E di wow, kayo nagsama. Uupa, di wow. Sabi ko sa kanya, di wow. Lahat ng relasyon, Almira, masarap sa una. Tanda mo yan. Pagsisising sa una, nasa huli. Latin, pero kung expectin mo habang buhay yun, never. Kung ako lalaki, hindi na lang ako maglandi kung ganyan. Masarap sa ulo. Kung lalaki ka. Ibang kaya, hindi ko kaya. Ako nga, hindi ko nga kaya. Ibaingay. Hindi ko nga kaya mga liwa eh. Be. Mga liwa ako, pag wala ako. Hindi siya nang aliwa, ano? Eh, sabi niya daw, hindi ko siya nang aliwa. Hindi siya nang aliwa. Hindi ko kaya mga liwa. Ikaw? Hindi ang asawa mo, tapos... Naku. Hindi ko kaya yun. Kasi yung lalaki talaga kayo. Yun. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya mag-I love you. Hindi ko kaya. Kaya mo magpa-under sa asawa mo. Hindi ko kaya. Under rin ginagawa, ka talaga. Ginagawa mo na lahat. Inalagaan mo siya. Paano mula? Anong diskarte? Pero ibang asawa, sarap mo. Nananananan. Pag-uwi. Putang ina mo! Putang ako! Hindi! Putang ako! Binabri. Talpang asawa. Ang asawa, aray, kapoy, pagod. Gutom ako. Naunahan pa sa nagsugal. Wala na ba ako. Ngayon pag-aasawa, hindi tapos lang kami yung damit na kung lumana, pwede mo na itsapuira. Yung mga babae, ganun-ganun pa. Ka. Tapos nangaliwa pa. Oh, totoo yan! Sa kanila! Ayun talaga. Totoo yan ah! Naka-vlog ka kaya. Kaya feeling ni Almira, kaya feeling ni Almira, siya pa ang pinakamas mabuting babae dahil ang mga babae doon ay ganon. Kaya feeling niya, siya pa ang pinakamabuti sa lahat. Kasi na nakikita niya eh. Ganon-ganon. Ay, ewan ko sa kanya, yun ang pagkakalim sa sarili niya eh. Mas mabuti pa siya sa mga babae doon. Ang mga babae ba doon sa kanila? Kung sino-sino lalaki, kahit buhay ang masawa nila. Katulad dito, inarkilahan siya, walang pira. Nahuli ko doon. Ang galing. Magaling ka. Uy, ano nang gagawin natin ngayon? Sa babae. Tapos Moros! Ngayon. Pero do plano, Elmira. Ayaan mo na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. May anak na kayo. May anak na kayo. Last day nyo na dito sa bahay. Ano ang next step nyo? Last day na nga nila. Nagluto pala ng tarapia. Last day na pala. Ay, mas masarap pa ulam niya nung nakaraan. May nilaga pa yan. May mais pa yan. Kaya nga, sabi nga nang Lunes, nang Linggo pa, o ngayon, nag-aabot ang Lunes. Sabi ko sa sarili ko eh. May mas, extension. Mas, sabi ko sa sarili ko, mas masarap na may extension isa. Po pala. Moros. O Moros, last day mo na daw, magsalita ka na. Mas masarap na mag-iisa ako, naging vlogger ako, naging my viewers ako. Tapos hindi na nag-iisip yung kasama ko. Ay di, ibig sabihin nadali na ni Kuya. Apo. Sila. Hindi, ang problema. Akala ko susunduin niya. Yung pala, dadalhin niya rin doon sa isang friend. Dilipat sila ulit sa isang friend. Kayo?